Karamihan sa atin ay mahilig mag-travel at pumunta kung saan-saan, kung saan nakaka-experience tayo ng mga mapanganib at delikadong mga daan. Kaya sa video natin ngayon guys ay pag-uusapan natin ang siyam na pinakadelikadong daan sa mundo. Number 9, Highway 138, California. Kilala din ito sa tawag na California Deadway o Blood Alley dahil sa dami ng naaksidente dito. Ang kalsada na to ay nabuksan noong 1934 at may haba na 169.6 kilometers. Meron itong dalawang linya na maraming rekudo o kaliwat-kanang pagliko na walang namamagitan sa gitna na naging dahilan kaya't madaming naaksidente dito. Ayon pa sa Los Angeles Times, noong 1996 hanggang year 2000 ay mayroong 875 na ang naitalang na injured at 400 dito ang critical, habang 56 naman ang naitalang nasawi. Ayon pa sa mga tao, noong binansagan itong Blood Alley ay mayroong 10 tao ang naitalang nasasawi dito kada taon-taon. Kaya naman ito ay kinonsidera bilang isa sa pinakadelikadong kalsada, hindi lamang sa Amerika, maging sa buong mundo. Number 8, Los Caracoles Pass. Ang Los Caracoles ay dumadaan sa pagitan ng bundok ng Chile at Argentina. Meron itong likong-likong daan na may habang lampas 3 kilometro at may taas na 800 meters. Kilala din ito sa tawag na Snail Pass dahil sa dami nitong slow turns. Kaya ang mga truck dito at ibang mga sasakyan ay hirap sa pagliko dahil sa niyebe at sharp turns. Halos buong taon ay binabalot ito ng niyebe o snow, kaya napakadelikado ng daan ito. Wala din itong mga road sign at mga bakod na nakaharang sa mga bangin, kaya naman kung sakaling mapadaan ka sa lugar na ito ay kailangan ng dobling ingat. Number 7, Stelvio Pass, Italy. Ang Stelvio Pass ay ginawa ng Australian Empire noong 1820 hanggang 1825. Ang kalsada na ito ay isa sa tinuturing na may magandang view dahil sa pagkakalandscape ng mga kalsada dito. Kaya naman dinarayo ito ng mga turista. Pero sa samaang palad ay tinuturing din ito na isa sa pinakadelikadong kalsada dahil sa dami ng mga naaksidente dito at ang karamihan dito ay mga turista. Ang malimit na dahilan ng aksidente ay ang sigsag o paligong daan. Sa katunayan, ang sikat na racer noong 90s na si Stirling Moss ay nahirapan na umakyat sa kalsada na ito. Kaya naman, kung magagawin ka sa kalsada na ito, ay kailangan maging alerto at maging maingat ka dito. Number 6, Sichuan Tibet Highway. Ang Tibet Highway ay kumukonekta sa Chengdu, China at iha sa Tibet at masasabi na isa ito sa may pinakamagandang view dahil madadaanan dito ang mga pinakamagandang lugar sa China at Tibet. Ang highway na ito ay merong matatarik na paakyat dahil ang iyong dadaanan ay kabundukan. At dahil nga sa kabundukan ng highway na ito ay madalas ang pang-landslide dito. Sa katunayan, madami-dami na ang naaksidente sa lugar na ito. Meron itong matatarik na pababa at paakyat. At di lang yon, dahil meron din itong 48 na matatalim na palikong daan na lalong nagpapahirap sa mga driver, lalo na sa malalaking sasakyan. At dahil nga dito ay tinuturing ang highway na ito na isa sa pinakadelikadong daan sa mundo. Kung sakaling mapadaan ka sa lugar na ito ay kailangan ng matinding pag-iingat. Number 5, Trostigen Road, Norway. Ang kalsada na to ay madalas daanan ng mga turista dahil sa sobrang ganda ng view dito. Pero kung gusto mo pa kayang dumaan dito kapag nalaman mong marami lang na aksidente dito, ang kalsada na ito ay nasa kabundukan ng Norway at binansagang Trolls Path. Meron itong malalalim na kalsada mula sa bundok pa ibaba. Meron din itong 11 na malalalim na kurbada o paliko na mas kilala sa tawag na 11 hairpin turns na nagpapahirap lalo sa mga motorista na dumadaan dito, lalo na at one way lang ang ibang daan dito. Madalas din ang rock slide dito at bukod pa doon nagkakaroon din dito ng zero visibility na isa sa nagiging dahilan ng aksidente ng mga sasakyan. Napakadelikadong dumaan dito, lalo na kapag gabi. At dahil pabago-bago ang panahon dito, ay binubuksan lang ito tuwing buwan ng May hanggang December. Pero sa kabila ng malita na maraming aksidente sa lugar na ito, ay patuloy pa din ang pagdagsa ng mga motorista at ibang mga
turista sa kalsada na to. Number 4. Allahabad-Kabul Road. Ang daan na ito ay matatagpuan sa Afghanistan. Ito ay may biyahe na 65 kilometers mula Allahabad hanggang Kabul. Kilala din ito sa tawag na Highway 8. Madami nang naaksidente sa daan na ito dahil makitid at pabangin ang daan dito. At dagdag pa dito, ang karamihan sa mga driver na dumadaan dito ay reckless driver o hindi nag-iingat na nagiging dahilan ng kanilang aksidente. Sobrang crowded din ang kalsada na ito dahil sa dami ng bumabiyahing truck. Kaya madalas ang banggaan dito na nagiging sanhi ng pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin. Sa sobrang dami ng mga nasawi dito ay hindi na matiyak ang tamang datos kung ilan na nga ba ang namatay sa kalsada na ito. Number 3. Sohaila Pass, India. Ang daan na ito ay unang nabuksan noong 1947 at dito umano ang naging daan ng mga tangke sa Indo-Pakistan War. Kaya naman ang Sohaila Pass ay daan sa mataas na bundok sa India. Ito ay nasa pagitan ng Kashmir at Ladakh. Ang kalsada na ito ay may taas na 3,500 meters. Meron din itong malalakas na hangin at madalas maputik ang daan na nagiging dahilan ng pag-aksidente ng mga sasakyan. Madalas din ang pag-ulan ng niyebe dito, kaya ang daan na ito ay sinasara tuwing winter season. At madalas, masikip ang daan dito na nagiging dahilan ng pagsisiksikan ng mga sasakyan. Napakalalim ng bangin dito at wala man lamang safety sign na nakalagay para magabayan ang mga drivers sa kanilang pag-akyat at pagbaba ng bundok. Number 2. Königstock Road, Austria. Ang pagbabiyahe o pagdadrive ay talaga namang nakakapagod. Pero paano kung 1,800 kilometers ang layo? Tutuloy ka pa kaya? Ang Königstock Road ay isa sa pinaka-isolated na daan sa mundo na matatagpuan sa Austria. Ang ruta na to ay umaabot ng 1,850 kilometers na disyerto. Tinawag din itong Survival Road dahil ang mga bumibiyahe umano dito ay umaabot ng 3 linggo bago tuluyang makatawid. Kaya kinakailangan mo ng madaming gasolina, pagkain at tubig para makasurvive ka sa daanan na ito. At dahil isolated or remote ang daan na ito, ay kailangan ay marunong magayos ng sasakyan ang dadaan dito. O di naman kaya, ay may kasama itong mekaniko. Number 1. Highway 101, Mexico. Ang Highway 101 sa bansang Mexico ay sadyang napakadelikado, hindi dahil sa matataas na kabundukan o matatalik na bangin. Ito ay dahil sa mga krimen na naitala dito. Ang highway na ito ay nagtatala ng napakadaming kidnapping at car hijacking. Ang mga bus dito ay hinaharang upang makuha ang mga tao na sakay ng sasakyan. Madalas din na makakita ng patay na tao dito. Ang dahilan kung bakit nalamak ang krimen sa daanan na ito ay dahil umano ang daan na ito ay ginamit ng kartel sa Mexico. Sa katunayan ay pinagbawal na ng US ang pagdaan dito dahil sa hindi makontrol na krimen dito. Para sa inyo ba guys? Alin sa mga kwento natin ngayon ang nagustuhan nyo? Pero bago yon, ay huwag nyong kalimutan i-click ang subscribe at syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video kagaya nito.